Hello, mga best! Eto na naman si Jen. Nagbabalik sa aking channel. Ngayon ay meron tayong magandang kwento na naman, mga best. Bago kayo makinig sa kwento ko, meron tayong napakagandang intro kanina na ginawa. Ay nako, maligarig lang talaga akong tao. Saya-saya lang. Kasi masaya tayo dito. Walang kalungkutan. Kahit malungkot tayo, pero masaya pa rin tayo. Ano na nga ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ay nako, napakagandang topic ang pag-uusapan natin ngayon, mga pes. Kumusta nga ba ang buhay OFW sa Denmark? Pak! Bongga, diba? Uy, mga bes, kung tatanungin nyo, kumusta nga ba? Kumusta na nga ako dito sa Denmark? In terms sa lifestyle, education, at partner. Interesting. Kumusta nga ba ang mga Pilipino dito sa Denmark? Maranya nga ba ang buhay dito sa Denmark? Or mahirap nga lang ang buhay dito sa Denmark? Bago ko sabihin ang lahat, kung bago kayo sa channel ko, ay mag-subscribe na, mga bes! At i-click lang po natin ang bell notification below para tayo ay updated sa bago kong inspirational at motivational videos. Woohoo! Every week yan, mga bes. Meron tayong bagong video every week. Meron tayong video about fitness, healthy food recipes, at mga experience natin dito sa Denmark. So ngayon, excited na ba kayo malaman ano nga ba ang buhay dito sa Denmark? At bakit i-recommend ko talaga ang Denmark kung kayo man ay may balak na mag-abroad? Mga bes, punta na tayo dito sa Denmark! Ano nga bang meron dito sa Denmark? Unang-una, lifestyle dito sa Denmark? Ay nako, masasabi ko talaga, honest review sa lifestyle. Masasabi ko, napaka-boring ang Denmark lifestyle. Alam nyo kung bakit. Boring siya in terms of weather. Kasi ang Denmark ay... Saan nga ba ang Denmark? Saan nga ba nabibilong ang Denmark? Denmark, nabibilong siya sa Europe. Andito tayo sa Europe. Sa north part ng Europe. Malapit ito sa North Pole. Alam nyo ba kung saan ang North Pole? Ang North Pole ay nasa Finland! Woo! At ang Finland at Denmark, Sweden, Norway, magkalapit lang sila na bansa, mga bes. Kung hindi nyo familiar yung Denmark, dyan, magkalapit lang sila. Ang tawag sa mga countries na ito ay Scandinavian. Yan ang tawag dyan. Nabibilong sila sa north part of Europe. So, ibig sabihin ay malamig dito, mga bes. Kahit summertime, malamig pa rin dito sa Denmark. At saka, gumagamit talaga kami ng jacket even though it's summertime or springtime, kasi yung temperature dito ay napaka-low. Nasa between 15 or 20 degrees. Swerte nga lang kung aabot kami ng 25 degrees. Magse-celebrate na ang mga Danish niyan, mga bes! Kung 25 degrees ang weather natin dito sa Denmark. So, yan ang tatalakayin natin ngayon. Lifestyle dito sa Denmark. Weather, napaka-boring.
At pangalawa, mahilig, dahil nga boring ang weather dito, anong ginagawa namin? Kung makikita nyo sa mga videos ko, madami akong fitness. Kasi nga, naboboring na tayo dito dahil nga sa weather nila. At saka maraming mga tao na nadidepress dito sa Denmark dahil nga sa weather nila. May mga iba, oh my God, hindi nyo akalain na magpapakamatay na lang sa tren. Alam mo yun? Tumalo na lang sa tren dahil nadidepress sila. Dahil nga sa panahon. Hindi dahil daw wala silang pera ha. Dahil yan sa panahon. Ang Denmark ay isa sa rich country sa Europe. At sa whole world, ang Denmark ay number one less corrupt country. Hindi nyo alam, i-research natin yan mga bes. According to sa statistics yan mga bes, ang Denmark ay napakagandang country, lalo na sa mga immigrants, mga foreigner na pupunta rito. Iba talaga yung lifestyle nila rito kumpara sa Asian lifestyle, especially natin mga Pilipino. So, i-explore natin ngayon, ano nga ba ang meron dito sa Denmark? Bakit maganda ang lifestyle dito? Para na lang sa weather. Na boring ang weather. Bukod sa pag-fitness, ang ginagawa ko pa, meron tayong trabaho. Ang trabaho talaga ang mahalaga kung andito kayo sa Denmark. No, kung wala kayong trabaho mga bes, ako, napaka-boring yan. Boring pa yung panahon, wala ka pang trabaho. So you are a big loser kung wala kang work dito sa Denmark. So kailangan natin ng trabaho. Or kung ayaw mo mag-work, kailangan mo mag-aral ng Danish language. Ang Danish language ay napaka-importante dito kung titira tayo dito sa Denmark, mga bes. Kahit basic lang ang alam mo, as long as maintindihan mo yung mga signs sa street, kasi ang first language nila is Danish, pangalawa is English. Hindi sila masyado sa English kasi gusto nila talaga na meron silang sariling lingwahe. Yan ang natutunan ko dito sa Denmark. Ika nga sabi nila, ignorance of the law excuses no one. So, ibig sabihin, dapat ay pag-aralan natin mga bes ang lingwahe nila dito sa Denmark. Dapat marunong tayo magsalita ng Danish. Kasi yung mga yan, kung makapag-usap yan sa'yo, Danish yan kaagad. At magre-respond tayo ng Danish. Kung magre-respond tayo ng English, syempre, medyo maano sila. Parang madidisappoint siya sa'yo dahil ang tagal mo na rito sa Denmark at saka hindi ka nakapagsalita ng Danish. O, di ba? Nga ka kung hindi ka marunong magsalita. At least man lang, konti-konti, di ba, ang alam mo. Ako hindi man ako fluent ng Danish. At least, naiintindihan ko yung mga signs sa streets. At saka nakapag-communicate tayo daily. Daily language yung communication natin. Hindi ako fluent na kagaya ng iba na nag-move dito sa Denmark, mga Pinay na ang fluent na talaga nila mag-Danish kasi may mga anak sila, mga bes. Tayo, wala tayong anak. Happy-happy lang. Kaya hindi ko na masyado napapractice yung Danish ko. Yun, napag-usapan natin ang lifestyle, maganda, at the same time, boring dahil nga yan, panahon na yan. At pangalawa, income, mga bes. Oh my God, excited na kayo malaman kung ano ang income dito sa Denmark. Maganda nga ba ang income dito sa Denmark? Pak! Ang masasabi ko sa'yo, mga bes, maganda talaga magwo-work dito sa Denmark. Ang sahod. Tadaning! Ang sahod ay maganda kung
kung i-convert natin sa peso, pampeng! Maganda yung sahod natin. Malaki-laki yung sahod natin, mga bes, kumpara sa peso. Kasi, although yung Danish krona, hindi siya masyadong mataas kumpara sa US dollars or pounds, kung i-convert mo sa peso. So, 1 Danish krona, equivalent lang yan sa 7.9 pesos. Parang ano, Hong Kong dollar. Pero mga bes, yung salary dito is mataas ang salary dito. At saka, kahit nag-o-opair ka lang, at saka kahit cleaning job yung trabaho mo, maganda pa rin talaga at nakaka-afford ka sa gusto mo sa buhay kung ano yung bibilhin mo. Kasi nga, maganda yung pasahod nila rito. At alam nyo, less corrupt pa sila. Less corrupt country all over the world ang Denmark. Maayos talaga rito. At mga benefits nila, mga bes. Sasabihin ko na ngayon kung ano ang mga benefits nila rito sa Denmark. Imagine, ang ganda ng social welfare nila dito. Meron bang ibang country na libre ang hospital? Kung nagkakasakit ka, libre ang hospital. Pagpapa-check up, libre. Yes, totoo yan, totoo yan. Hindi tayo sinungaling ha, libre talaga yan mga bes. Hindi natin kailangan magbayad. At pantay-pantay ang pagtingin ng tao rito. Kahit mayaman ka or mahirap. Actually, walang mahirap or walang mayaman dito sa Denmark. All are equal. Equal rights, both men and women. So, walang slavery dito sa Denmark, no? Ayaw nila ng ganyan. At maski nga sa paggalang nila, kailangan lang tatawagin sila ng first name nila. Ayaw nila tatawagin sila ng sir, madam, ma'am. Ayaw nila ng ganun. Kasi nga daw, slavery type yung ganyan na tatawag tayo ng sir, madam, like this. Sa first name lang tatawagin sila. So, maganda talaga rito sa Denmark, mga bes. Kung ako ang tatanungin at isi-share ko to sa inyo. Dahil lahat tayo ay gusto natin na makapunta abroad, no? Sa mga nagbabalak dyan, mga kababayan kong nagbabalak, pupunta pa lang dito sa Europa, ay piliin na lang natin ang Denmark. Maganda ang lugar nila, maganda ang pasahod, maganda ang social welfare nila dito sa Denmark. At kung ikaw ay nabuntis, meron tayong makukuhang benefits sa gobyerno nila. So, meron tayong support sa government nila at ang maternity leave ay aabot ng 1 year, mga bes. Oh my God! 1 year talaga ang maternity nila. Yes, with pay pa yan, mga bes. Kung wala kang trabaho, ang government nila ang susuporta sa'yo. Pero kailangan mo nga lang magbayad ng tax. Kumusta naman ang tax dito sa Denmark? Oh my God! Ang laki talaga ng tax dito sa amin. Umabot kami ng 36% sa tax every month kinakaltas sa sahod namin. Ang laki talaga ng percent. Ang laki ng percentage na binabawas sa sahod namin. Mataas nga sahod, pero malaki naman tax. Pero, ang mga social benefits and welfare, boom! Ang ganda, di ba? Walang ganyan sa ibang bansa. So, ang buhay dito ay marangya kung meron kang trabaho. Pangatlo, kumusta naman ako in terms sa Danish partner? Alam nyo naman na may asawa na ako, hindi na free. Ako po ay masaya. Masaya talaga ako. Masaya akong ibabahagi sa inyo na
masaya dito sa Denmark kung nakapagpangasawa ka ng maayos na tao, yung perfect partner mo. Ang husband ko ay mabait at malala, maaalahanin. Malala, bleh, ma- hindi ko, nabubulol na ako mga bes. Basta mabait lang siya, basta mabait. Meron namang times na cuckoo, but mabait siya. Yun ang masasabi ko. At may malasakit siya para sa akin. Pero nga lang, in terms nga lang sa income, kung ikaw ay nakapagpangasawa ng European, kailangan natin kumayod mga bes. Yan ang totoo. Walang magbibigay sa'yo ng peso sa isang araw. Hindi sila magbibigay. Regalo lang ang ibibigay sa'yo. Kung merong mga special occasions, pero kung mga allowances mo, ikaw na talaga bahalan yan. Kaya kayod-kayod din tayo dito mga bes. So, oh my God, ang dami na nating natutunan ngayon mga bes. Sana ay nag-enjoy tayo sa aking video. At may madami tayong natutunan dito. Ano nga ba ang buhay dito sa Denmark? So, ano na naman ang ating video next time mga bes? Paki-comment na lang po down below kung ano ang gusto nating i-video for next time. At kung nagustuhan nyo ba ang ating video today. Tandaan lang po ang ating katagang, be powerful, be decide. Bye!